buhay. So, kinakailangan magkaroon tayo ng wisdom. Basahin ang salita ng Diyos. Anong gagawin sa salita ng Diyos? Ilagay sa puso, ipabuhay para makita ng lahat ng tao na ang salita ng Diyos ay buhay. Si Kristo ay buhay sa iyo. Si Kristo ay hindi hanggang bibig mo lang. Si Kristo ay hindi hanggang utak mo lang. Si Kristo ay nakikita sa pamumuhay mo. The way you speak, the way you act, the way you do everything in your life, they would see Jesus Christ. Makikita si Jesus. Pag hindi nakita si Jesus sa buong sa buhay mo, ang pagka-Kristiyano mo, medyo ano, 50-50, pag-ganong-ganong ka. Minsan okay, minsan hindi. Minsan, hindi pwede yun. Ayaw ng Diyos noon. Ayaw ng Diyos na malagam-gam ka. God want you to be hot. Hot in the Lord. Kaya kung kakain ka, hot lugaw, hot pandesal, gusto, basta pag malamig na, it's no good. Minsan nga, binigyan ko ng turong si nanay. Kami ni nanay, oh, no good, hindi mainit. Totoo yun. Kasi pag ang turon ay hindi bagong luto, hindi malutong. Masasarap ang kaba? Hindi. So, kung kinakailangan, laging hot, bago. Amen? Bakit? Kasi tayo na tumanggap kay Jesus, hindi na tayo luma. Tayo ay bago, nilalang kay Kristo. Oh, wow. Hallelujah. Praise the Lord. Sa verse 16, sabi dito, if you obey, ito ang ano ng Diyos atin. Paano ka tatanggap ng blessings? Sinusunod mo ba? If you obey. If you obey the commandments of the Lord your God that I am commanding you today by loving the Lord your God, walking in His ways and observing His commandments, decrees and ordinances, then you shall live and become numerous and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to possess. Kahit saan lugar ka na umapunta, papunta sa Amerika, Vietnam, lahat na, name the countries, Philippines, kahit saan ka mapunta, kung si Kristo ay nasa iyo at pinamumuhay mo, you are blessed. Blessed forever. Till Christ return, you are blessed. May pera ka. Hindi pinag-uusapan ng pera, pinag-uusapan yung kontento ang utak mo. Amen? Hindi ang blessing pera. The root of all evil is money. If you love it, just use your money. Saan mo gagamitin ang pera mo? To help for good things. Lahat ng mabubuting gawa, gamitin mo ang pera mo to glorify God. Pero pag ginamit mo ang pera mo sa pagsarili mo, luho mo, layo mo, sabi ng Diyos, kung kinakala yung ibigay ko sa iyo, kinakala tumubo, hindi, tinatago mo, ayaw mo umabot. Parang stagnant water. Pag hindi mo pinagpala, yung pagpapala mo, hindi mo pinagpala ang iba. It's like a stagnant water. Alam mo yung stagnant water, hindi umagos, ano nangyayari? Mabaho, maraming lamok, mabantok, maraming lubot. Ganyan din ang pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. Pag hindi ka naging blessable sa ibang tao, ang blessing mo ay walang kwenta. Anong end? Destruction. Ano pa? Death. Why? The devil came to steal, to kill, and to destroy. Pag hindi mo sinunod ang Diyos, makikialam sa iyo ang kalaban. Tandaan mo yan. Kaya sinasabi dito sa verse 16, if you obey, kasi pag hindi mo inobey ang Diyos, may makikialam sa buhay mo. Ang makikialam sa buhay mo, ang pangalan as S-A-T-A-L. Yan ang makikialam. Lalapit yan, sisirain ang buhay mo. To steal, nanakawin ang kaligayahan mo, pati material thing. To kill, may kamatayan, and to destroy everything in you. Kawawa ka, kapatid ko. We need to be wise. And to be wise, we need wisdom. And to have wisdom, we need to study. We need to read. We need to hear the Word of God. Kung tayo tamarin, dahil, sabi ng Diyos, Revelation 22:20, I am coming soon. Kailan? Walang nakakaalam. Baka hindi pa tayo kumakain ng lugaw, tumunog na yung trumpeta. Kinakailangan ang puso natin ay totoong nagmamahal na sa Diyos. Lord, Jesus Christ, I receive you as my Lord and Savior. Pati ang pamilya ko.
ako'y nagtitiwala sa iyo. Talagang buong-buo naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aming lahat at ikaw ay nabuhay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan din. Then, pagtunog ng trumpeta, pag yan ang nasa puso mo, yung fake na yan, pap-pap-pap-pap-pap! Ah, nawala na lahat dito. Ikaw na lang naiwan. Hindi, ewan ko. Lord, Lord help me. Naiwan. Oh, totoo yun. Pag ang pastor, ang puso niya ay nagsisikip at ayaw niyang umalis sa kanyang kamalian, napitrit siya, tumunog ang trumpeta, nawala lahat ang pinapastoran niya. Siya na lang ang nandito. Sigaw na sigaw. Sigaw siya na sigaw. Pagdilat niya, nananalangin siya. Pagdilat niya, wala na lahat. Nasaan na, congregation ko. Maring nagbaka sakali pa yung pastor, buksan yung pinto, baka nasa labas, baka nagpapahangin lang kayo. Hindi, ando na kayo. Nasa alapangap na. Kinuha na kayo ni Kristo. Nabaki. Praise the Lord. Left behind. Masaya ang buhay. Basta alam mo ang katotohanan, napakasaya ng buhay. Hindi ka malulungkot. Amen? So, ang sikreto, obey. Pag hindi ka nag-obey, pupuntahan ka ng kalaban. Tandaan mo yan. Yan ang tinitingnan ni Satanas at ng kanyang mga cohorts. Pag ikaw ay nagkakamali o nagkakasala, yan ang tinitingnan niya. Pero kung ikaw ay as Islam, tinanggap mo si Jesus, sin no more, at ikaw, pinalalago mo lahat ng ano sa papuli sa Diyos, hindi makakailanman, hindi makakadikit, hindi ka matatouch ng Diablo. Hihingi ng permiso yan sa Diyos. Nakita niyo si Job? Humingi ng permiso ang Diablo. Bakit na touch si Job? Sabi ng Diyos, sige, pero may bilin ng Diyos. Huwag mo siyang papatayin. Kahit ihulog ka ng Diablo sa bakin, sinabi ng Diyos na huwag mong papatayin, hindi ka mamamatay. Kahit nagkaroon na ng cancer, sinabi ng Diyos sa Diablo na nagbigay ng cancer, huwag mong papatayin, hindi ka mapapatay, gagaling ang cancer mo. Ang linaw-linaw na salita ng Diyos. Hindi ka kayang patayin, hindi ka kayang galawin, pero may kondisyon sa verse 16, na Deuteronomy 30, verse 16. If you obey. Kaya napakalinaw na mensahe sa atin. Kinakailangan, paano mo ma-obey? Eh wala ka namang i-obey. Eh hindi mo naman alam, i-obey mo. So, umpisa ka na ngayon. When, now, and today. Umpisa ka na. Hallelujah. So, sa verse 17, sabi dito sa verse 17, Hallelujah, praise the Lord. But if your heart turns away and you do not hear, but are led astray to bow down to other gods and serve them, sabi dito, kung magsaserve ka, kung tinalikuran mo ang Panginoon Diyos, tinanggap mo na si Jesus, pagkos imamang ka lang, nagpapala ka ng Diyos, nakalimutan mo na ang Diyos. Ano yun? Idolatry. Yung kayamanan mo, idols. Hindi lang ang rebulto ang idols. Yung blessing mo ay magiging idol kung inuna mo ang pagpapala mo kaysa Diyos. Right. Idolatry yan. Amen? So sa verse 18, I declare to you today that you shall perish. Wow! Maglalaho daw tayo. Ano ibig sabihin ng maglalaho? Maagang mamatay. No, Lord! Sabi dito sa Psalm 118, i-claim mo agad. Kaya importante may wisdom tayo. Sabi dito, you will perish. No! Sabi sa Psalm 118:17, I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. I-claim mo agad. Kahit may sakit ka, i-claim mo itong Psalm 118 verse 17. I shall not die, but live to declare the works of the Lord. Totoo ba yan? Totoo. I-claim ko yan kay Vivian. Nung nasa ibaba ako ng LIJ at si Pengpeng nagbabantay sa kanya, kinilayin ko sa Diyos yan. Psalm 118:17, dahil seryoso siya. Lord, or Vivian Lord, she shall not die, she shall live to declare the works of the Lord. Oh, nagde-declare na naman ang works of the Lord. Pinapagalita ko na naman. Ganyan nga, testing lang yan, testing lang. Amen? Si Job nga, tinest eh. Pero ano sabi ng Diyos?
Huwag mong papatayin yan. Dahil madaldal yan. Huwag mong papatayin yan. Kaibigan ko yan. Sabi ng Diyos. Kaya ang Diablo, hindi ka kayang patayin. Hindi ka kayang wasain. Pero lang kung gusto niya mag-suicide. Verse 9. I call heaven, verse 19. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessings and curses. Choose life. Sabi dito, advice sa atin, choose life. Choose life so that you and your descendants may live. Oo. Pag pinili mo ang buhay, makamanganak. Sino ang buhay? Si Jesus ang buhay. Sabi ni Jesus, sabi ni Jesus dito sa John 14:6, I am the truth. The way. I am the way. The truth. And the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya yung gad-gad-gad-gad ka ng gad-gad-gad, hindi ka makakarating sa Ama. Kahit ang panalangin mo, hindi makakarating sa Ama. Sabi ni Jesus eh, I am the way to God. I am the truth about God. I am the life of God. No one comes to the Father except through me. Kaya dadaan ka in Jesus' name. Ask and you shall receive.